gate. Uy. Saan ba yung sa akin? Gate. 112. Saan gate 112? From Manila to Dubai. Stopover. Then, ito na po yung airplane namin. Ayan, maya-maya andito na. So, mga passenger. Wala na akong boses. Kasi sa, ano po, sa pagod. Ito, naka-ready na. Ay, baka maka... Upo kayo dito. So, ito. Passport ko. So, ang hawak mo. Boarding pass, passport. Lahat ng mga documents, i-ready lang. Wala na akong boses talaga. Nawala na ako ng boses. Ay, naku. Hanggang ngayon, di pa rin okay yung aking boses. Mulang dumating ako, mag-isang buwan na ata itong aking boses. Ganun pa rin. Kaya waiting kami sa airplane namin. Ako, ganito yung boses ko. Ano ba ito? Pag-uwi ko doon, ay agad-agad ako yung dalhin sa doktor. Siyempre, kahain tulog muna ng ilang araw, pahinga. Hindi na nga ako nakabili ng souvenir. Ay, nako. Iba kasi yung gate namin. Kaya, no time na akong mag-ikot dito. Baka maiwan ka pa. So, I'm departing Hong Kong, Quezon City, Pacific Flight 5G. Ay, marami mga passenger. Ayan, dito ako. Haggard. Yung mga eye bags. Ayan. At saka yung mata, kulay sa tulog. At saka wala na akong boses. At saka kulang sa kain. Pero kung kain ka ng kain, kung kulang ka naman sa tulog, your flight is full for today, and you might not have enough space in the overhead bins or your hand carry bags. For seamless boarding to avoid inconvenience of having your bags intercepted during boarding, you may voluntarily surrender your bags for gate number 111. Please be reminded that you are only allowed one hand carry bag inside the cabin, one that may fit under the seat or one that will fit in the overhead bin. Thank you for your cooperation. Alam niyo yung passport ko na to. Sa loob ng passport ko, ang mga laman nito puro mga boarding pass. Patungong Hong Kong,
Minsan yung mga, saka ko na makita yung boarding pass ko sa passport. 4 years ago, 6 years ago, nandito pa sa loob ng passport ko. Para sa inyo mga Kelly guys, upang matiyak na maayos at hindi matalang inyong boarding, mamiyari po kayong mag-voluntaryo o ibigay sa amin ang inyong mga Kelly guys. So ito po yung mga gamit. Ayan, mga gadget, contact kay madam, sa mga tracking boss. Isa na makakasya sa iyari ng inyong upuan o isa na makakasya sa ibang ng kompartamento. Kung kanyang may interesado, wala pa akong toothbrush. So sa loob ng aeroplano na ako mag-toothbrush. Ay nako. Ayan, tapos may baon pa ako. tea is may kaligayahan. Ano? Ito yung baon ko, tea. Ayan o. Dahil sa wala ng busis, ayan, inuubo. Ito yung baon ko, tea. Lemon and ginger. Ayan. So, mamaya mag-request ako sa loob ng aeroplano, hot water lang. Ito yung inumin ko pag sumasagarak na yung lalamunan ko. Nakakaloka. At least meron pa akong boses. Kesa sarado na talaga yung lalamunan ko. Wala akong boses. Action-action ako mamaya. Walang magawa yung magtatanong sa akin. Eh, diba? So guys, ayan, waiting. Ito naman yung karap natin, yung Dubai. Ang grabe yung Dubai as in. Naku, ang lalaki ng airport ng Dubai. Ikot ka ng ikot. Kailangan mo talaga magtanong ka. Tiyagaan mo talaga yung magtanong para hindi ka maligaw. Kasi kung hindi ka magtanong, mahuli ka naman ng airplane. Naku, ang laking airport ng Dubai. Ay, bakit may stopover ako? Dahil yung ticket na binili, medyo mumurahin. First time yun na, ano, stopover ako ng Dubai. Nakakaloka. Dati kasi binibili sa akin pamasay, is connecting direct talaga yan. Ayaw ni madam na naghihirap ako. Ngayon kasi, ito yung pinili ko kasi, umuwi ako second time para lang mag-attend ng graduation. Kaya, mumurahin ticket. So ngayon, naghihirap ako ngayon. Daan mo na ng Dubai, stopover, kaya tiis-tiis ng konti. Kasi tuwing mag-uwi ako, hindi wala akong stopover. Connecting talaga yan. Diretso talaga yan. Noon nag-uwi ako last year, one month lang kinuha ko na vacation. Kaya yung ticket kinuha sa akin, Kuwait Airways. Ayaw na yung madam na mag-stopover ako. Ayaw yung napapagod ako. So, ayaw yung mga ganun. Eh, ngayon, pangalawang uwi ko kasi, ay nag-attend ako ng graduation ng anak ko. Kaya yung last year, kinuha ko na vacation 1 month lang. 2 months sana. So, ito ngayon, muwi ako. 1 month ang kinuha ko para paid na yung vacation ko. So, nakadalawang bisis ako umuwi. Kaya, ito ang napapala ko. Yung mumura yung ticket, kaya may stopover. So, ngayon, nagkakasakit, inubo. Barado yung lalamunan. Dagdagan pa ng stopover sa Dubai. So, isa na rin nagbibigay ng sakit sa katawan yung lakad ka ng lakad. Wala kang pahinga. Kaya, ayun, tiis na lang hanggang makarating. Ayun, madaling araw na. Lumabas na yung araw. Wala talagang tulog. Basta uwian na or
sa gabi pa lang, nagre-ready ka ng mga gamit mo, wala talagang tulong, haggard na haggard ka. Sobra. Kaya kasi, bahala na walang tulog, haggard ka, importante ay kumpleto yung mga documents mo, walang manaiwan, okay yung mga bagahe mo, walang damage pagdating ng lug mo, kaya yung lugs mo ayusin bago isara, na walang may mababasag, mga ganon, para wala kang ikaw-worry. So, ngayon, waiting na. So, ito yung So, ito lang yung dala ko, hand care. Ayan. Tapos, nung dumating ako dito sa Pilipinas, ay siguro mga after 5 days, maybe, siguro, or 1 week, nagpa-extension ako ng, palagay ako ng extension nail glue. Mahaba po ito siya, kinating ko lang. Kaya, ngayon, ang mukha niya. Isang paalala lamang na ang bawat isang pasahero ay maaari lamang magdala ng isang hand carry bag sa loob ng aeroplano. Isa nakakasya sa ilalim ng inyong upuan o isa nakakasya sa ibabaw ng kompartamento. Kung kayo po'y interesado, magyari po lamang lumapit sa 8111. Maraming salamat. So, ganun, magpaparemind po lang yan sila para at least ay kasi kung ma-over ka kasi sa hand care mo, siyempre may bayad na po talaga yan. Para makatipid ka, kaya pag sinabing 7 kilos ka lang talaga sa hand care. Sana all may apam. Hey guys, see you next my video live. So don't forget to like and share. Like na lang kung ayaw nyo i-share. Ayan. So basta nandito ako ngayon sa Manila Airport. So waiting to going to Dubai. Stop over. Then Dubai to Kuwait. So we come back to Kuwait.